Island TV channel. I guess host for today's episode. Shout out po muna tayo, Ma'am Mendry. Ma'am, uwi na po kayo. Hindi na po kami galit. Happy Sabala! Ayan, kasama nga natin tulad ng sabi po ni Ma'am Eunice. Kasama natin si Ma'am Ara na pink yes. Na pink ngayon. kaya siya ang guest natin for this topic kasi siya po talaga ang nanguna sa programa natin on financial literacy. Nasa Congress pa po kami or nasa SMF pa, National Commission on Muslim Filipinos, kung saan po kami nagkakilala. Talagang sinusulong na namin, Ma'am Eunice, yung financial literacy. Tapos napunta kami sa Congress, final namin yung Islamic Banking Bill na ngayon ay isa ng batas. Pinagpatuloy natin yun. And hindi siya limited lang sa practitioners or believers ng Islam, kundi sa lahat. Madali lang po ang ating recipe for today. It's tuna salpicao. Yay! So, clap. Yes. Excited ako. Available lahat sa Isabela ang ingredients. Tapos pwede ho siyang baon ng mga bata. So, doon papasok yung pagiging wise sa pera. Kasi just like any resources na meron tayo, di ba? Concern tayo sa health natin, concern tayo sa education ng mga anak natin sa bahay. Ganun din, how we manage our money. Kasi according to mga studies din daw, pangalawa lang ang infidelity sa problema ng mga families. First talaga ang pagmamanage ng resources ng pamilya. So iba po yung assets and liabilities. Dapat alam mo yon, ano ang asset and ang liability. Ang sasakyan po is not an asset, it's a liability. Kasi ang asset should be something that will give you income. Doon sa cash flow, diba? Dapat yung asset na yon, yun nga, magbibigay ng income. Anything po na gastusin ang kanyang, you know, ang kanyang tawag dito, purpose in your life, hindi yun asset, it's a liability. So doon muna, pag wala na yung laman yung envelope na yun, tigil ka na mag-shopping. Ayan! So, ande, tigil muna. Oo. Ayan. So, ayan. Sorry bawasan sa mga brands. Pakiflip na lang. Tutun! Buenos dias, Isabela City, Mayong Adlaw, Basilan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to The Cooking Show! Habang pinagpapatuloy natin yung ating kwentuhan, magluluto na muna tayo. Okay? So, ang first, oil. Konti lang. Then yung ating garlic na chopped. Para lang mag-inamabang.
Kahit anong cooking oil po yan. Yes. Yeah. Ano? Sabihin na lang niyo. Pero ako, ang ginagamit ko panola. I don't know, parang pinaka-advise sa akin. So, ipo-brown mo siya. Ikaw ba, Ara, kung ano magluto? A long time ago. Yeah, sabi ng mga noon, kinakain naman nila yung inuluto ko. Pero I'm not that confident na masarap siya. At least may na yung mga basics. Nag-ano rin ako, nag-try din ako ng mga recipes. Pero kung sa Manila ako, I cook yung niluluto ng mother namin kapag weekend. Which is? Nilagang bata, munggo. Ay, gusto ko yung... Yung mga childhood recipe. Yes. Comfort food. Oh, yung mga comfort food mahinahanap. Mas mag-re-recommend. Usually yun, nilagang baka talaga. Sa nung... Why pa kasi mami ko Friday. Na munggo with... Ano, fried fish. Tapos... Galunggong. Ako pag munggo. Galunggong yes. Talaga. Tapos pag Sunday, nilagang baka. Yun yung schedule ng meet niyo, ma'am. Pag Sunday. Oo. Yes. Tapos yun. Yung mama ko kasi Bisaya, so medyo mahilig sa mga sumang-sumang. Yun ang mga hindi ko alam ko. Marunong ako mag-biko. Pero yung suman. Talaga merong effort talaga magpalot. Taga saan? Taga saan? Ang mother ko from Negros, pero she grew up in Cebu. Bisaya. Oo, Cebuano rin ang salita. So, produkto ka ng ano, mixed? Yes. I'm really an interfaith bitch. Yung father mo sa DNR Power, right? Yes. His whole career, ano talaga siya? Manggugula. Forester. Garlic. Sorry, I'm not using the correct garlic. Kung ano na lang ang pulot ko. Oo. Baka masita ako lang mga chef dyan. Wala lang. Ano na lang yung pulot ko. Ginamit sa non-stick yung ano. Whatever. Ba? Oy, stick to. Okay, set aside. Then, lituin mo natin yung fish. Ay, sorry. I-lower mo yung ano fire pag garlic kasi madali siyang masunog. Tsaka papait po. No? Yes. Itong butter ng kape lang ito mamaya hindi pa. Hindi pa kami. Okay. Excited. Excited po. Alam ko lutong ka na. Hindi tayo. So, ngayon ako ang makikinabang na ngayon. Dati lagi si Ma'am Mendy. Yun lang naman ang purpose ni Mendy. Sa the show na to, ang kumain. Kung ikaw ang presidente, siya ang CEO. CEO? Pagini ako isang to. Pagini ka lang. Hindi na lang nalang kanina yung ito na po. I-try mo na rin ito. Lagi mo ba yan niluluto? Parang recently lang ulit. Usually, yung saltikal is fish. Yes. Meron din beef. Okay. Meron din beef saltikal. Ang bango. Makakagutong. Love ko na si paprika.
Kanina kina-question mo siya, hindi ko siya kilala. I mean, hindi ko alam mo ano yung nagagawa niya for the food, sa taste ba siya or sa aroma. So, aroma pa lang siya. Siyempre, para acquainted na kami. So, not more than 5 minutes, no? Just make sure that all the sides are cooked. Kasi, titigas siya. Pag na-overcook. Alam ko, kasi ginawa ko yung dahil. From experience. Oo, kasi gusto ko yung parang crunchy-crunchy siya. Ayun. Tapos, nung naluto na, medyo matigas. Bango. So, perfect to sa mga mahilig sa tuna, yung mga love, diet, yung mga low carb, intermittent fasting, sugar. Thank you.
Okay, love ko na si paprika ngayon. Love the aroma. Yun ang luksunin natin dito, ma'am, no? Kasi okay. Dahil ang ilang kilo gusto natin kainin, carry lang sa budget. Pag hindi maamin. Yun lang. Ay, baliw. Ang baliw. Pagpasama ang panahon. So, golden yung presyo. Thank you, Ness. Ness. Nagagalit yung plain din. Galit yung plain. Kaya nandito ko rin. Yung bawang kanina. Yung kabuuang procedure niyo po ganda. Ilang minutes po aabutin ang pagkakas. Ah, kung tuloy-tuloy. After nang mag-marinate ka. Diba? Mga 20 minutes. Then, your oyster sauce. Then, plenty water. Challenge po mama, ano pa ba na hindi fresh, mag-iwala yung isa. Mm-hmm. Ayan, manila niya. Ayun, oh, okay. Ang galing sa kanyang bita. Kaya malata agad mam niya, hindi ka ba Isabela si mama. Tapos nagpapanggap pa yan siya. Minsan magyayakan siya, ang yakan niya mga keywords. Kaya may pupunta sa opisina, kaka-o-share. Kasi yung iba, alam yung family name niya, alam na yakan. Oo. Kasi lang mag pero may nakakaintindi. Nakakaintindi. Oo. Hindi lang talaga ako makapagsalita. Tuloy-tuloy. Kasi we stayed here until I was 7. Diyan sa may Tabuk area. Is Manila. So, oo. Pagdating sa Manila, yun, kasi syempre, di ba, nabubuli yung mga eh, yung mother ko, na-experience na niya yung whole life, binubuli siya. So, pagdating sa Manila, sabi niya, ano ko sasalita mo? Yasan, tausong yung Tagalog English na. So, imagine, pagdating namin sa Manila, yung mga galing Basilan, di ba? Siyempre, kulay Basilan. Pero, mommy! Daddy! Diba? At okay, later na tong chili. Ah. Tayo na, konting minutes na lang. Salt and pepper. Babalik po tayo sa ating The Cooking Show!
Ayan, tapos yay! Na! Finally, ang ating tuna, salty cow. Try na. Mabilis lang pala, lutuin. Oo, mabilis lang. At ang bango-bango. Ayan, sige. Lagyan ko kayo. Busog-lusog talaga tayo. Yes. At yung pinakamasarap na eksena sa lahat. Yes, ang pinakahihintay ni Mendry. So, sorry, Mendry. Shout out, Mendry. Ito talaga yung... Ating kapatid ha, bilang na bilang ko kung ilang slice yan. O ayan, sige Ara, okay na Ara. Yan lang ang sayo. Yes. Sige, maghintay. O sige, diet. Okay, ganun talaga si Magda. Ever since, ang hilig niya magpakain. Tapos, madadaya siya yung dalawang subo lang siya. Tatlong subo, ano. Tapos siya talaga yung magdalagay man, no? Oo. Oh, oh. Tapos meron tayo na kong... proper way of eating it. Oo. Dapat kabisado mo yan. Oo. Just kainin mo to. Ito ang partner niya. Ganyan-ganyan. Yes. So, ano. Sige nga. Go, go, go. Game na. Dito na sa exciting part. Oo. Mainggit kayo. Mainggit. Mainggit. Napapakinig ka talaga. Good. Good. Ang saya ng with rice. Pag-uya. Perfect talaga to sa mga ano, mga nag-divide. Intermittent and low carb. And for yun nga, sabi ko kanina sa mga bata, gusto pa lang parang nuggets yung yung ulam nila ko. Sarap niya talaga po. Hindi kayo magsisisi na matikman ko. Fulfilled na ba tayo? Na-reach na natin yung goal natin for today. So yun. Financial literacy ulit. Balik tayo sa topic natin. So kanina na-discuss na natin yung the first step, which is to develop your budget, tapos pay off your debts, and then save. Kung nandun na tayo sa savings. Natapos na lahat ng utang. Yes. Mm-hmm. Tsaka lang tayo mag-start mag-save. And if we're going to save, mag-ipon tayo para sa ating emergency fund. Yun yung unang-una. And usually, yung emergency fund, ito talaga yung kung hindi buhay ang nakasalalay, hindi mo talaga siya pwedeng galawin. And sabi nila, traditionally, mga worth kasing halaga ng 3 buwang sweldo mo, yun yung pag-iipunan. Because yun most, dapat ang savings mo. Yes. 3 months worth ng salary mo. 3 months worth ng salary mo. Kasi most of emergencies, ang yan ang nagiging cost ng downfall ng financial status ng isang pamilya kapag bigla may nagkasakit. Kasi ano na yan eh, life and that situation, kahit ano na... Paano yung anak na lalaki na kailangan ikasal? Yung dowry, emergency ba yun? Wag po kayong pupunta sa city for that purpose. No? Kasi, magiging life and that situation din yun minsan. So, dapat meron kayong emergency fund. Yes. Lalong-lalo na kung ang anak nyo lalaki. So, pagka-anak pa lang, pag-ipunan nyo na po siya. Especially sa culture natin. So, yun. Basically, sa savings, yun yung unang-una. And then, from there, you can develop yung savings mo for your goals. Like, kung may travel goals ka. Or, gusto mo ng bagong TV, bagong machine. So, savings muna bago-bagong TV. Yes. Yun muna, yung emergency, ang tawag ng emergency savings. Okay. Naka-separate yan sa lahat ng ibang savings na pinaglalaanan. And then, after that, tsaka ka palang makapag-isip-isip, no? Pag meron kang extra money, that's the time na pwede ka nang mag-insure ng members of the family, especially yung mga breadwinners sa family. Mm-hmm. Yung sila yung nagdadala at nagpapasok ng financial resources. Ano? Kasi kung may mangyari sa kanya, actually, yung mga insurance, hindi siya for the person, kundi para dun sa mga may iwan.
Kasi maraming insurance ano dyan na pwedeng mag-discuss sa inyo ano yung mga pros and cons nila, di ba? Tapos maraming mga patunay dyan. In fact, sa mga microfinance beneficiaries natin, Honda, required sila. And marami sa kanila yung naka-experience na natulungan din talaga sila ng insurance. Yes, usually kapag may nasusunugan, gano'n, so depende sa assessment nung kanilang kinuhanan ng insurance, nakakuha sila ng at least 20,000 ang tulong na. Oo, especially kung nabulbos na yung ano mo, property mo and all, di ba? Or na-aksidente ka, di ba? Halimbawa, carpintero ka, tapos and bihira sa mga companies ang talagang tinutulungan all throughout yung kanilang ano, no? So, at least meron ka makukuha ang 20,000, not bad hanggang makarecover ka. Ano po ito? Lahat po ng nagma-microfinance supported ng city, lahat sila enrolled sa insurance. Yes, required yan. Yes. Micro-insurance, meron po yan sa lahat ng mga... Ilan nga, Ma'am Ara, yung nakatanggap? Meron po yung isunong? Yung dito sa may port area, I think yung last year pa yata yun. I mean, 2021, 20 sa kanila yung nabigyan ng 20,000 each. Kasi medyo nagulat nga yung ano, nag-i-insurance ng mga taga-Isabel. So, medyo parang, syempre, pag-insurance kasi pinag-aaralan pa ng company yan, kung ano yung cost ng mga sumusurot ganyan. So, yun, and with that 20,000, nakabili sila ulit ng mga gamit nila sa bahay. No? So, walang ibang ahensya ang magbibigay sa'yo ng ganyang. Ganyang kalaki na alaga. Yes, and hindi siya nakakapanghinayang kasi kung magbabayad ka ng 150, ang balik naman sa'yo in terms, 150 pesos, tapos ang kailangan mo siya at that time mo nagkaroon ka ng 20,000. Not bad. Mm-hmm. No? And then, tsaka pa lang tayo, kapag meron tayong ganyang insurance, tsaka pa lang tayo makakapag-invest. Kasi it means that when you have secured your life and property, may sobra ka pa. So that's the time that you can invest your money sa business. Kasama ba dyan, Ma'am Ari, yung mga networking? Yung mga open-minded ka ba? Yung mga downline. I would know, kung nakikita nyo yung value nung product or service sa sarili mo pa lang, di ba? Kasi pag lalabas ka talaga ng pera dyan eh. If you see that the product or the service is good, na nagagamit mo siya, nakikinabang ka, and then you have the money to spare, yung hindi ka magiging kawawa kung maglabas ka, for example, ng 20,000 or 50,000, and you don't mind na mawala yan, hindi maapektuhan yung pag-aaral ng mga anak mo, or then you can, if you really believe dun sa product or service. Sa product and the system. Yes, and the system. Kasi meron. Pero mag-ingat po talaga tayo. Huwag tayo mapasok sa mga... Nasabi ko lang kasi marami akong naririnig na gano'n. So, marami pong mga investment scheme na... Basta po, naisip ninyo na parang sobrang laki naman ang kikitain. Pero ano ma'am yun, Ma'am Ara? Oo. Lesson din talaga, if it's too good to be true, probably talaga it's not true. Kasi ang dami nating naririnig ng mga scam. Yung konti lang ang i-invest mo, tapos ang laki ng mga returns, tapos pakikitaan ka ng cheque, tapos yun pala, may one time, no? Hundreds of millions ang na-scam. So, mag-iingat din po. Kahit po sa mga traditional business, hindi yan sila magpa-promise ng profit na, let's say, 50%. Usually, nasa 5-10. Diba? Yung mga legit na investment, ano, yun, mga siguro maximum of 12% profit. Hindi talaga siya. And wag po kayong papasok sa investment na wala talaga kayong alam. Hindi nyo maintindihan yung negosyo. Mas madali maloko. If you want to start a business, yung pasokin nyo yung business na kahit nakapikit kayo, hindi kayo maluloko, hindi kayo may isahan. For example,
lumaki ka sa palengke, no, alam mo yung mga training, ano, practices sa palengke, alam mo kailan dating ng goods, magkano yan, no, sino yung reliable persons to get the goods from and ibigay mo, then you can do, pasukin mo yung ganong business. Pero kung totally wala ka pang alam, wala kang no, ideas, wala kang peer pressure. Tandaan natin, pagdating sa pera, walang kamag-anak, walang kaibigan, no? So, ano, talagang pahalagahan natin yung ating pera, pinagsikapang pera. So, yun. So yun. Siguro ano, i-rewind natin ano. Ito yung tinatawag nating steps, yes, to financial freedom. Yung free ka na financially, wala kang pinoproblema, no? Maluwag ang paghinga mo, pahinding ang pagtulog mo. So una, Ma'am Ara, number one, develop a budget. Ibig sabihin, ilista mo, no, yung expenses mo versus yung income mo. Yes. Pangalawa, pay off your debts, magbayad ng utang. Yes. Pangatlo, saka mag-save. Savings. Pag wala kang kautangan na malaki. And then you apat, can insure yourself, insurance, your properties. Tapos you can invest. So, five, Ma'am Ara. Yes. Five steps to financial freedom. And, yan na rin po ang ating tanong para sa ating The Cooking Show Trivia. Ayan. So, manood po ng show na ito sa BCH Cable Channel 18, 12 to 1 p.m. That's every day. Ang bawat episode po runs from Monday to Sunday, no? Yes. So, and then mag-picture na nanonood, mag-selfie na nanonood po ng episode na ito sa TV. Then, mag-comment doon sa Isa TV page. Oo, Isa TV Facebook page. Magpo-post po kami na dito kayo sumagot para sa trivia na ito. So, ang tanong ay, ano ang 5 steps to financial freedom? At ang sagot ay, develop your budget, pay off your debts, save, insure, and invest. Ayan! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you so much, Ara! Thank you! Alam ko gusto niyo nang kumain. At ang mga kasama namin dito ay gutom na rin. So, Ma'am Eunice, thank you so much. Salamat din po. Nag-enjoy dito ka muna. Mendry, okay ka lang. Magtagal ka muna dyan. Hindi, ayan. So, thank you po ulit. Sana po marami po kayong natutunan, no, sa episode na ito. And feel free to comment din po kung meron kayong mga topics, no, okay, yes, mga na gusto ninyong pag-usapan namin. Mga beauty tips, mga ganyan, ano. Yeah, pero pwede po kayo mag-visit per school pag yung i-invite po kayo. Yes, sa BSBA. We are doing that. May team tayo na pumunta sa mga barangay. May bayad man. Same lang din sinasabi nila. But, yan na. Yung kailangan nga kasi natin i-tailor sa kung nasaan yung ano sila ng kanyang buhay. Kung siya ba ay student. Nagsisimula. Or yung couples, ganyan. Kapag may sapat na kaalaman ka kung paano mag-save, mag-spend, mag-budget at mag-invest, mas magiging magaling ka sa paghawak ng pera para sa mga pangangailangan at long-term life goals mo. Sa madaling salita, habang maaga pa ay ugaliin na po ang maging masinop sa inyong mga kinikita. Abangan at samahan niyo po muli kami sa aming mga susunod na episode. Ito po si Eunice, ang inyong guest host, at si Ma'am Da. At si Ma'am Ara. At ito ang The Cooking Show! Korean actor yan! Vice President!
tayo kay Ma'am Tina. Hindi pwede! Siya lang pwede mo! Ano, parang wala siya. Hi, Mars Mayo! Ayan! May solicitation kami. So, i-mimake ng lahat. And ano yung na-email mo to me, ang namin nyo. Tinsay siya, no? Ay, ano ha? Dagdag ko lang. Kasi yung ibang tao, akala nila ang registration, city registration, hanggang dun sa pag-uwa-uwa. Okay. Pero actually, historically, sobrang sigil yan. Kinalkal po natin in preparation for our museum. Kinalkal natin ang records ng CCR. Yeah. Makikita mo doon, sino yung mga unang mga pinanganak sa Isabela. Lola. As 1940. Diba? So, makikita mo talaga. Sabi ko, matitrace si Ma'am Dayang. Sino yung bloodline mo na siya. Yes. And then, hindi mga nagmamadali dyan na mag-abroad. Yeah, palagi nagmamadali. Problema ni Ma'am Dayan. And then yung last thing mayor is yung bonus naman is yung FIBRA. Ibig sabihin ng FIBRA is i-deliver na nila yung negative na PSA. Negative na PSA. Kasi pag registration ka, register ka late, so you have to apply for negative. So magkano yun? Magkano yun? So, print na sa picture doon sa ID na yun. Ito'y meron ako. Nakilingan ko. Kasi yung team na inapply mo siguro wala. Kaya ngayon sa city, kumpleto recados tayo. Ito'y city kami. Oo, pumunta ka sa akin. Okay, then, of course, sabi ko nga kay Mommy and Niece, pero gusto mo talaga kumain. Kung ang laway ko. Kasi yung amoy. Ito na po yan sa The Cooking Show! Issa TV Productions. Your Only Island TV Channel.